responsibilidad nyo ang inyong mga anak. Responsibilidad nyo rin na ituro nyo sa kanila ang relihiyong Islam. Napakarami sa atin dito ang hindi alam ang agama, walang alam sa relihiyong Islam, ni hindi marunong magsala, ni hindi marunong magbasa ng Quran, ni hindi marunong bumasa ng Arabic. Kinalimutan nila ang kanilang agama. Hindi nagsasala, hindi nagtatakip ng aura, parang wala lamang sa kanila. Ito ay kapanagutan, ito ay obligasyon, responsibilidad na wabay lang itatanong at itatanong sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maaring inaangkin mo na ibinigay mo lahat ng kabutihan sa iyong anak. Nagmalasakit ka sa kanya, inaangkin mo o inaakala mo na ibinigay mo sa kanya ang lahat. Subalit, wallahi al-awin, kapag hindi mo itinuro sa kanila, hindi mo sila hinikaya, hindi mo na pag-aralan ang relihiyong Islam, wallahi al-awin, inaakala mong naibigay mo sa kanila ang tagumpay, success, sa tagumpay dito sa mundo, pero sa kabilang buhay, magiging kaaway mo sila sa kabilang buhay. Idadahilan kanila sa kabilang buhay. Maaring itatapong ka sa impiyano ng apoy dahil sa kakulangan mo. Walang pagpapahalaga sa responsibilidad na ito. Alayna illa al-balaghul mubin. Pangalawang habilin, paalala sa atin ng mahal na propeta, ay dapat tayo ang maging huwaran sa ating mga anak. Maging huwaran tayo sa ating mga anak. Ang ating mga anak, sinusunod nila kung anong nakikita nila sa atin. Ano kaya, paano makakapagsala ang mga anak kung mismo tayong mga magulang ay hindi nagsasala? Paano magtatakip ng aura ang mga anak natin, mga babae, kung mismo tayong mga ina, kung kayo mismo kayong mga ina ang hindi nagtatakip ng aura? Ang ating mga ulama, nagbibigay sila ng paalala, hindi sila nakukulang. Nagbibigay sila ng paalala sa mga masjid, sa mga mimba, sa mga lecture, symposium, seminar. Subalit, kayong mga magulang ang mag-uutos sa inyong mga anak. Kayo ang mga magulang ang magbabawal sa inyong mga anak. Kayo ang mag-uutos sa kanila para sila ay makapagsala. Takpan ng kanilang mga aura. Kayo ang sisita, kayo ang sisigaw sa inyong mga anak. Hindi ang mga ulama. Wala silang karapatan. Nagpapaalala lamang tayo. Responsibilidad nyo ang inyong mga anak. Responsibilidad nyo rin na ituro nyo sa kanila ang relihiyong Islam. Napakarami sa atin dito ang hindi alam ang agama, walang alam sa relihiyong Islam, ni hindi marunong magsala, ni hindi marunong magbasa ng Quran, ni hindi marunong bumasa ng Arabic. Kinalimutan nila ang kanilang agama. Hindi nagsasala, hindi nagtatakip ng aura, parang wala lamang sa kanila. Ito ay kapanagutan, ito ay obligasyon, responsibilidad na wabay lang itatanong at itatanong sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maaring inaangkin mo na ibinigay mo lahat ng kabutihan sa iyong anak. Nagmalasakit ka sa kanya, inaangkin mo o inaakala mo na ibinigay mo sa kanya ang lahat. Subalit, wallahi al-awin, kapag hindi mo itinuro sa kanila, hindi mo sila hinikaya, hinimok na pag-aralan ang relihiyong Islam, wallahi al-awin, inaakala mong
na ibigay mo sa kanila ang tagumpay, success, sa tagumpay dito sa mundo, pero sa kabilang buhay, magiging kaaway mo sila sa kabilang buhay. Idadahilan kanila sa kabilang buhay. Maaring itatapong ka sa impiyerno ng apoy dahil sa kakulangan mo. Walang pagpapahalaga sa responsibilidad na ito. Hindi sa iyong tatanong ni Allah sa kabilang buhay kung anong natapos na niyong anak na makamundong bagay. Ang pag-aaral ng wisdom education, maganda yan, hindi na natin ginagawang masama, hinahatulan ng masama. Subalit ang nakakalungkot o problema kung kinaligtaan natin ang ating relihiyong Islam. Hindi natin itinuro, hindi natin hinimok na ang ating mga anak na pag-aralan ng relihiyong Islam. Ang itatanong sa iyo ng ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay, natutunan bang basahin ng iyong mga anak ang Quran? Natutubang magsala ang iyong mga anak? Natakpang ba ng aura ng iyong mga anak na babae? At iba pa, patungkol sa agama. Saan na pag-aaralan ng agama? Sa mga madrasa. Himukin natin ang ating mga anak. Dalhin natin sila sa mga madrasa upang kanilang matutunan ang kanilang relihiyon, ang Quran at sunnah, pamamaraan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ituturo sa kanila ng madrasa kung paano maging mabuting alipin kay Allah, mabuting anak, mabuting kaibigan, mabuting kapatid, mabuting kapwa. Wa'allimu awladakumul Quran yu'allimukum kulla shay. Ituro nyo sa inyong mga anak ang Quran. Ituturo sa kanila ng Quran ang lahat ng bagay. Bigyan natin ng halaga, mga kaibigan, mga kapatid. Wallahi azim. Bigyan natin ito ng halaga. Nakakatakot. Marahil tayo ay namumuhay sa Christian area. Subalit, tayo ay maghuni-muni. Tayo ay mga Muslim. May responsibilidad tayo sa ating mga anak. At ang pinakamalaki ay paano nila matutunan ang kanilang religion.